Init, ang init. Ito ang pagpapatuloy ng adventure natin ng nakaraang episode. Ngayon, nag-stopover kami dito sa Tubod, sa municipality ng Tubod, dito sa Tongkoy Spring Aqua Park para maligo. Kasi hindi pa kami naliligo. 3 days na yata. Noong mga nakaraang episode natin, nasa Malaybalay City tayo sa Bukidnon. Pagkatapos, last episode sa Gingoog City. At ngayon nga, nasa municipality tayo ng Tubod, Surigao del Norte. Malamang sa malamang nakikita nyo na kung saan tayo papunta. Ang mission natin ngayong episode ay makarating sa Sorsogon City, Bicol Region. Kaya naman kinakailangan natin tumawid from Lipata Port sa Surigao City papunta sa San Ricardo Port ng Leyte. At doon, aakyatin natin ang buong Leyte at Samar papunta sa Allen Port ng Samar para makatawid sa Matnog, kung saan ilang oras na lang ang layo sa Sorsogon. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa Tubod para makaligo. Naghanap kami ng pwedeng pagsapan para makaligo at makakain. Tama. So yan, papahinga muna kami. 3 hours tayo nag-drive simula doon kila Dato Ramil, yung napanood nyo last episode. Nakakapagod. Sobrang init dito sa Kapatagan. Ngayon pa lang, namimiss na namin ang lamig sa bundok. So yung unang plano namin, spring. Kaso pagpunta namin doon, maraming tao, tapos may nagbibideo kay, tapos mainit yung lugar na pagpaparkingan ni Eli. Kaya dito na lang kami sa isa pang lugar na swimming pool. Eh, since makikisir lang kami, okay na rin dito. Kain na na! Ayan. So ito yung burger steak, tapos gumawa ko ng mabilis na gravy with mixed vegetables para hindi malungkot. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Okay, sobrang fresh na kami. Tara, back to the road. Mag-alas 4 na nung nakarating kami sa Lipata Port sa Surigao del Norte. Kaya ito, tamang pahinga lang at merienda. Tapos, 7:30 PM na nung pinasakay kami sa Roro. Pero syempre, matagal na hintayan pa para matapos ang pagkakarga sa Roro ng mga sasakyan. Kaya naman, 11:30 PM na kami nakalapag sa San Ricardo Port ng Leyte. Dahil gabing-gabi na, nag-decide kami na dito sa bilian ng ticket ng San Ricardo Port na lang kami mag-overnight parking. Hugas ng mga pinagkainan tapos tulog agad. Good morning! So, for today's video, main quest agad tayo. Main quest natin makarating sa Bicol Region. Yay! From Mindanao, Visayas to Bicol Region. Umalis kami sa San Ricardo Port ng 4:45 AM. Inagahan talaga namin para makarami agad kami ng kilometro habang di pa tirik ang araw.
Grabe kasi talaga yung init lalo kahapon. Kaya ito, sinusulit na namin ang preskong paglalakbay. Na 7:48. Yan. Saan na ba tayo? Nasa somewhere pa rin tayo. Nasa somewhere. Ayun oh, MacArthur nakalagay. I love MacArthur. MacArthur Leyte. 7 hours. Ayang kaya natin 'yan. Yosh. Natutulog naman yung katabi ko. Gising na ako ulit. Oh, sana lang matutulog para sa akin. Kami dun sa pinag-stayan namin kagabi ng 11:30. Tapos gumising yung may alas 4. Kaya antok-antok pa. Yes. We watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Sa Tacloban, maghanap tayo ng ano, kung saan tayo magpapagas. Ayan, para tuloy-tuloy na tayo pagdating dun sa summer. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. See you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive with every start.
Tapos di, hindi nila, maaga tayo. Tingnan natin kung kumusta ng lagay ng kalsada dito. Siguro marami yung ilan sa inyo na panoon yung pagtawid namin from sa summer to late last year. Grabe, parang umiyak si Eli nun dahil sa pangit ng kalsada dito sa summer. Pero tingnan natin ngayon kung kamusta. Minuto pa lang ang lumilipas, nagsimula na agad ang kalbaryo namin sa lubak-lubak na daan ng Samar. Sa Google Maps, halos 6 na oras lang dapat ang tagal ng biyahe, pero dahil sa dami ng malalalim na lubak dito sa Samar, hindi kakayanin ni Eli the camper van na magmabilis. Grabe! Kanina pa to, 5 minutes simula nung paglagpas natin ng San Juanico Bridge. Kala ko may improvement pero parang nagkalimutan na. Grabe. Wala, grabe yung daan dito sa Samar pa din. Grabe talaga. Parang ano eh. Ano ba? 4x4 pa lahat ng dumadaan dito. Rough road. Naka-asfalto naman, pero patsi-patsi. Grabe talaga. So, wala tayong magawa kundi magmabagal. Kasi baka magkalas-kalas si Eli pag magkabi niya sa natin. Ano na Eli? Uy! So, ngayon, tiis-tiis na lang. Bukas, isipin natin bukas. Wala na, nandun na tayo. Yes! Can't wait! Grabe talaga! Whee! Last year, ganito na! Isang taon ang nakalipas, ganun pa din! Forever na yata ang ganito. Ay! Baka ito yung landmark dito. Time check, 10:07. At 5 hours, 9 minutes pa. Pero siguro mas matagal kasi nga nagmamabagal tayo dito nga. Time check tayo, 11:41. Grabe. Ay. Wala. Talaga. Sobrang tagal natin dito sa summer. So, babe, nasa na tayo? Katbalogan? Motiong? Nasa Motiong na tayo. Lagpas na yun ang kalahati ng summer. So, 11:41 na. Mag-lunch na tayo para tuloy-tuloy na tayo. So, yosh! Ilang oras pa, babe? Paalin? Kulang-kulang 4 hours. Kulang-kulang 4 hours. Sige. Magtama yan. Kaya natin yan ngayong araw. Yes. Woo! Ito lang tayo sa roadside. At may lilim kasi na araw. Napakabihira ng lilim dito. Dito na tayo. Baka wala ng lilim dun eh. So, tara. Yan. Nakahanap tayo ng spot dito sa roadside na may lilim. Yan, maririnig nyo. Ang daming dumadaan. Pero
pagod at gutom na kasi kami, kaya dito na tayo. Then, nagluto na ako ng ating last tofu lumpia. Then, ito, vegan tocino. Dami nating ulam. All day breakfast. Lalagyan natin ng mixed vegetables para healthy-healthyhan. Oh, healthy-healthyhan. Ayan. Uy, sarap! Yun ang sinasabi ko. Ang tagapagligtas. Ayos. Kailangan natin yan para sa biyahe. Nalalapit na. I can feel it. Huling stretch. Yes. In 3 hours. Tanghali pa lang. Maaga pa. Grabe. Dati, from Matnog to Mindanao, 2 araw namin binagtas yan. Pero ngayon, 1 araw lang. So yun, papakita ko sa inyo kung saan tayo galing. Yan. Siyempre sa Mindanao tayo, pero nagsimula ang video na to. Nandito tayo sa may... Ay, nag-overnight tayo kagabi dito sa may San Ricardo. Dulo na yan ng Leyte. Ayan, makikita nyo. Tapos simula dyan, kanina umaga. Ayan, pumunta tayo dyan. Biloan, Sogod, Javier, Dulag, Tolosa. Tapos dumaan tayo sa may San Juanico Bridge, dito sa may Tacloban. San Juanico Bridge, nagsimula na ang kalbaryo natin. Grabe. Wala pang 5 minutes, naramdaman na agad namin na walang pagbabago. Kalbaryo sa kalbaryo. So yan, nandito na tayo ngayon sa... Mutyong. Paranas. So may Paranas pa rin to. Gitna na siya ng Samar. Ito yung Samar. Samar Island. Yan. Gitna na. So, 3 hours and 40 minutes. Puntang Allenport. So, hopefully dyan tayo mag-overnight or pagka meron ng masasakyan sa Matnog. Yan, dito tayo sa Matnog, Sorsogon. Mag-overnight. Para bukas na umaga, Sorsogon City na tayo. Yay! At ngayon, kakain na tayo. Okay, that was a nice meal. Yes. Yan, pagpatuloy na natin ang ating journey. Let's go! Okay, 1 hour 36 minutes to go to Allenport. Ayan, nag-stopover muna kami saglit dito para mag-refill ng tubig. Ayan, malapit-lapit na tayo. Konting-konti na lang. Time check ay 2:59, almost 3 p.m. Siguro makarating tayo doon mga 5:30. Ayan, sana makasakay agad tayo ng ferry. Kung hindi man, edi antay ulit, bukas na. Naibsan na ang aking uhaw. Tara na. Okay, tuloy na tayo sa ating biyahe. Thank you.
Allenport at ito nga, umuulan. Kanina sobrang init, ngayon nag-start na umulan. Hindi naman ganun kalakas. Sana, ano, hindi siya magtuloy-tuloy para makatawid tayo. Time check, 3:52. So, wala pang 5. Baka nandun na tayo. Talaga, update. Nandito na tayo sa Allenport. 5 o'clock na ng hapon yan. At sabi, alas 6, babe? 6. Alas 6 yung ano natin, roro natin. So malamang makarating tayo sa Matnog, Sorsogon noon ng alas 9. So, sobrang pagod na ako. Hindi ko na kaya mag-drive. Kaya doon tayo matutulog sa port. Sana meron tayong ma-parking andun. Yun. Tay lang tayo kasi tatawagin daw tayo dito para sa pagbili ng ticket. Wiyo! Wiyo! Relax-relax tayo dito. Grabe. Sa loob ni Ilay. Mapagod ako kung ano man. Kung maayos lang talaga yung daan dito sa summer eh. Ay. Anyway. Dahil dyan, may premyo ako sa sarili ko. Ano yun? Ayun o. Kit Kat. Let's eat. I'm gonna go check kung may tapon. Sige. Sana 13 ka. Yes! So has. Kanina ko pa to gustong kainin. Pero gusto ko ito yung premyo ko. Sa pagdadrive natin. Ayos, nandito na tayo sa loob. Ay, sa loob. Dito na tayo kanina pa kay Ilay. Eh. Pero si Ilay nasa loob na ng Roro. Yay! Yay! Anong oras na ba, babe? 7:43. Grabe. Plus 2 hours talaga palagi pag schedule ng Roro. So, tinignan ko sa Google Map, around 1 hour yung biyahe ng Roro from Allen to Matnog. So, kung aalis to ng 8, 9, or 10. 9 or 10, nandun tayo. Nag-isip-isip kami kung tutuloy namin hanggang sa Sorsogon. Kasi wala pang 2 hours. Oo, wala pang 2 hours. Pero tignan natin. Kailangan ko munang matulog pagkakain. Yan, kain muna tayo para may lakas tayo. So tignan natin. Kasi parang hirap din kasing mag-overnight doon sa Matnog. Hindi kami sure kung may parking area doon. Ang pagkakatanda namin, malaking kalsada lang siya. Walang parking area. So ito, our dinner for today. Yan. Meron tayong pansit canton. Mga natitira nating supply kay Ilay. Inuubos na natin. And century tuna. Ikaw, babe, puto? Ito na kas. Welcome to the island of Luzon. Time check, 10:40 PM. Grabe, 2 hours din pala yung biyahe ng Roro. Dahil walang mapagparkingan ng maayos dito sa Matnog, nag-decide na kami na ituloy na sa Sorsogon City ang biyahe. Buti na lang kahit papano ay nakaidlip ako habang nasa Roro tayo, kaya may lakas ulit para mag-drive. Hi,
More than a year na kaming on the road at ang dami nating na-experience. Ang dami nating nakita at na-document na magic ng mundo. Naging sobrang fruitful ang nakaraang taon. At sa ngayon, nakakaramdam na kami ng pagod. Never naman namin sinabing madaling tumira sa van eh. Sadyang may bigger purpose lang talaga kami kaya namin ito na-push. Kaya ito, after more than a year, nag-decide kami na magpapahinga na muna kami at magre-regroup. Dito sa Sorsogon, may bahay na iniwan ng nanay ko. At sa mga susunod na araw, ito muna ang ating magiging home base. Mag-iipon ulit tayo ng energy for another round of life on the road. Patuloy pa rin ang ating mga adventures, pero sasabayan din natin ang relaxation sa bahay namin dito sa Sorsogon. Dahil sa kahit anong laban, importante ang pahinga. Kasama sa laban ang pahinga. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa pagbalik sa Luzon. Kita-kita ulit tayo sa next episode. Bye! Bye!